Lepas tu yang kena nama, ha? Kata kena nama, ha? Ay mo bugit na, ha? Ay mo ka ba? Sa ilang araw kong pamamalagi sa bahay ni Nanay Embong, limang bata ang dumaan sa kanyang mga kamay. Anong sabi po ng anak ninyo nung bago siya tuliin? Kinakabahan nga. Kaya mula kanina nung ano, sabi na mama, uwi na daw. Kasi ano nga, takot siya. Kasi ang balita nga, puputulin daw. Kaya na ano siya, sabi niya, wag, uwi na tayo mama. Kanina pa yan. Kaya sabi ko, antayin lang. Kasi nagpapahinga pa nga kay kanina. Kaya nung pagka ano, sabi ko, okay na, wag kang magkabahan. Napansin ko po, walang umiiyak. Wala rin... Siguro kaya nakita niya, yun ang siguro ang katulad niya, hindi walang mag-iyak. Pero kung meron niya nag-iyak din yan lahat. Matatakot din yung matakot iba. Matakot sila. Kasi ang, ngayon, ang teknik ko, ang kutsilyo po, hindi ko ipakita. Ano po yung ginagawa niyo dun sa bulak? Ang ibig sabihin ng cotton, itanim yan kasi sa ano natin ng Diyos pa. Yun ang tinanim yun kasi parang lihi na yan, sir. Parang offering po? Opo. Yun. Tatanim po, sabihin niya, babaon sa... Pero ganyan lang, huwag malalim. Isang pag-aaral ang ginawa ni Dr. Amilasan noong 2008 tungkol sa female circumcision sa mga katutubong yakan. Nakumpirma niyang hindi nasusugatan ang mga batang dumadaan sa tuli. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng konting pamamaga sa labas ng ari o yung tinatawag na external genitalia. Posible ring magkaroon ng kirot o dull tolerable pain sa ari ng bata dahil sa ritual na nawawala rin daw sa loob ng isang oras. During my study, the female circumcision was just an old tradition na ritual lang. It's not about genital mutilation. Walang procedure na like ikakat ang skin or ikakat ang part ng isang genital ng isang female. Wala po. Meron lang ceremonial na ginagawa sa female side ng mga yakan. Kinilala ni Dr. Amilasan na may kasamang panganib pa rin ng pagtuli sa mga babae, lalo na kung hindi nalilinis ng mabuti ang kutsilyo na ginagamit sa ritual. Gayunpaman, wala raw silang record sa ospital ng sinumang bata na nagkaroon ng trauma, impeksyon o komplikasyon dahil sa tuli. Para sa akin kasi, mahirap kasi religion and medical pag sasamahin mo, no? Okay lang din na mag-practice sila kasi mental health, baka mabuboost ang mental health nila sa kanilang religious activity. Kayo po ma'am, meron na rin kayong mga kids, ano? Yeah, meron po akong 8-year-old daughter and 3-year-old son. Mm-hmm. Sila po ba ay papa-Islam niyo rin? Actually, yung daughter ko, 8-year-old na kasi siya, so nag-Islam siya about mga 5 years old siya, 4 to 5 years old. So, kasi yung mother ko, talagang tradisyon namin sa family na pinapa-Islam kasi believe nga namin pag nag-Islam ka, soon na siya, no? You will have a reward, religious ano siya. So, feeling ko, wala namang mawawala sa akin kung ipapa-Islam ko yung daughter ko. 8 months. Hindi lang pananampalataya ang dahilan kung bakit nagpupursige si Nanay Embong sa pagpapanday. Para sa kanya, mabigat itong tungkulin. Hindi raw siya naniningil sa mga pasyente. Kung tutuusin, madalas pa raw siyang abunado.